kaibigan, ay, mga kaibigan, meron din ang isa na huli dito jeep. Ayan. Lapitan natin. So, no loading and unloading again. Ayan. Bawal pa rin. Bawal po doon. Wala pong sakayon doon. Wala pong babaan doon. May nakalagay po doon. No loading. Buwan daw po doon. Ano po? Tayo manghinayang sa pasahero. Sa kikitain natin na kaunting parigil lang. Magkani lang sa nakay mo doon. Apat? Ha? Anong ginawa? Anong ginawa doon? Doon mo, bala nyo. Di ba? Nasaan pa yung tamang babaan sa kaya natin? Alam mo ba kung nasaan? Hindi ko rin po alam. Oo, bakit buwabiyaya ka? Hindi mo alam. Oo, bakit yung ka nagbababa? Ha? Ah, ibig bang sabihin pag taga City Hall, pwede mong ibaba doon? Accepted na sila sa ano? Hindi mo iniisip yung maging resulta sa lisensya mo? Oo, bakit ka? Parang lisensya, labas mo na lisensya at saka risko rin ano? Naluluwas din na sa Maynila. Kapabiyahe lang dito yun eh. Risk na nga yun yung ano, mapasaya rin dito. Sa mga pasayero po natin, ano po? Sumakay po tayo, bumaba tayo sa tamang babaan at sakayan, ha? Para naman yung driver. So ayan mga kaibigan, dahil nga kanina may bumaba daw na taga City Hall, so binaba ni Kuya. So sabi nga, bawal ang exemptions, empleyado ka man o nagtatrabaho ka man sa gobyerno, bawal pa rin, sumunod pa rin sa batas. Yun ang importante mga kaibigan. So another thing, ayan. Loading sa area na to. So ayan. Which is bawal pa rin talaga. So hindi pa rin pwede makabingan kahit taga City Hall po kayo. Hindi po pwede pa rin exemption kayo sa laws and regulation. Ano dyan? Pwede mo pa ba dyan? Nagigilip mo lang kaso. Nakagilip na ako eh. Dami mo iyara. Dami na siya. Wala naman nakapari. Ano? Luwag. Pwede mo naman pwede mo naman meron ang kalagay nung unloading. Di ba nang nalalagay ng unloading? Ang lang. Obstruction sa obstruction yung magiging ano isa. So nakagitna kasi siya kanina. Tapos sa may gitna. Dapat pwede naman pong gilid pagbabalak saglit. And then larga agad. Ang nangyayari kasi mga kaibigan, kapag gitna pa ng kalsada, ang reason ka na sir, meron daw mga jeep. So mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ayan, another huli na naman. Jeepney. So ayan, natikita na po itong bus. Jeepney naman ang matitikit na ngayon ulit. Na naman, kasama pa rin yung kayak mga kaibigan. Andun pa rin yung tropa at yung mga taga-kayak. And then andito pa rin yung mga kasama na taga-MTPB. So tuloy-tuloy po ang ating pag
kiklearing nga pag clearing dito at pag huli ng mga may nagkaroon ng mga violation. So mga kaibigan, driver, ingat ulit ha. Dahil dito po sa area ng Manila, medyo strict na po tayo talaga dito ngayon. Iba na po ang huli-huli dito ngayon. Marami na po ang huli-huli everywhere, anywhere na. Naipit. Mabuti din sila balian. So ay mga kaibigan, bawal po pumagitna kasi. Oo, pumagitna. Pwede naman pala magbaba sa glen. Kung pero huwag lang magpapagitna. So, 'yun mga kaibigan, mahirap magpagitna. Obstruction. 'Yun. So mga kaibigan, actually mura lang din ata ang obstruction sa Manila. Ay. Loko-loko na bike sa gitna ng kasada, muntik na mabangga. Ako. Oh? Hoy! Makibigan, tumawid sa kasada. Tumawid sa kasada yung nakabike. Ang kulit! Gusto ka mabuhay mo dali. Patintero sa highway. Ano ka? Ayan mga kaibigan, may private din ah. Kaibigan, meron pong ali doon nagbabantay, nagpapara po ng jeepney. Bawal po dyan magpara. Doon po talaga yung sakayan sa may kartilya. So reminder ha, sa mga nanonood, sa mga viewers natin dito ha, bawal po kayo bumaba at any moment dito po sa kalagitnaan na to, sa part na to. Doon po mismo sa may babaan sa may kartilya. Doon po mismo. Tuturuan sila mga kaibigan sa right side na talaga ang mga jeep. So yung mga kaibigan, tinuturuan na po itong ating mga kababayan jeep niyo. Kanan lang. So pinapakanan lang po lahat ng jeep niyo. Ako mga kaibigan dito, puputi yung buhok mo rito.
Siguro mga kaibigan, pag ako naging enforcer, puputi ang buko dito, agad-agad. Dami ng mga pasaway. Tama ko pa kilala ko. Ba. Ay, hindi ko lato. Ay, police pala kita ulo.